Okay, pupunta tayo sa Tourist Information Center. Magre-register po dito. Ayan, oh. Galing kami doon sa inn. Pupunta kami dito para po magbayad din po ng environmental fee. Ayan. St. Andrews nga, St. Andrews just behind the St. Luke's yung seminary nila. Same is true with the Philippine Independent Church, Aglipayan Church, and the Philippine Independent Church. So regardless of what religion we are in, sa holy matrimony, after saying I do, both the bride and the groom will be holding each other and promise to live together for better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, until death do us part. But you're in Sagada, they go beyond that. Okay. I'll wait for you forever. Wow. There's always a vacant tomb. Ayan pala. Kaya pala vacant yung kabila. Kasi I'll wait for you forever. The reason why there's always a vacant tomb in Sagada. Bakante, oh. Hinihintay. Ganyan po talaga. Always may vacant tomb. Oh, vacant tomb. Una, they are hesitant to do kasi diba, the Philippines is full of superstitious beliefs. Pag ginawa mong ganyan, walang minamadali mong mamamatay yung balo. Pero nung may nag-umpisa sa taas, yung four squares doon, parang natagalan na matay yung balo. So, actually, naniwala na yung tao dito na wala actually connection. Walang connection, oh. Another reason is libre kasi. Libre? Oh, we do not have to pay per square foot of the land. Wow. So, paano kung gumawa ka lang ng isang puntod? Tapos tinabihan. Iba yung tumabi. Hindi maghihiwalay na siya. Tama. So, wala na yung forever. Yeah. Forever till death do us part. But in Sagada, meron pa po. They go beyond. Let's go, Ivo. Oh, may stick ko, walking stick. Let's go, Ivo. Ayan. Oh, go na, Ivo. Let's go, Ivo. Oh, yun na. Si Kuya Willis, ando na. Oh, ang bilis niya, oh. Ang taas. Oh, diba? Ang taas, dandahan lang. Dami niyang kasama, oh. Dami niyang fans. So, mountain climbing, wall climbing, ayan, meron namang guide. Oh, ayan, pagkatapos magra-rappel ka from there, going down. Oh, diba? Oh, go for the goal, reach the goal. Go lang po. Don't stop until you succeed. Oh my. Ang taas niya, no? Ang tarik niya, no? Hindi naman makita, nasa wala. Beaded part. Hindi naman abot nila. Kasi nung una talaga, ang mga libingan, mga kuweba po, mga pumad ng concavities. Okay. And Sagada is full of limestone, like Palawan, like Bohol. Ang limestone, may mga penacles at saka may concavities. Ganda. Nakasalubo. Ayan, okay. Okay na kami dito. Shortcut. Ah, ito yung long cut. Yun pala ang shortcut. Iba lang. Opo, dun pa rin naman ang ending. Nag-recruit si Ivo. Friends eh. Ivo's friend. Ayan. The Sagada Adventure. Pag nandito kayo or nasa baba po kayo, tanaw nyo. Opo, ayun, so nakikita ko po yun. Pag i-compare mo yung kabaong dito sa hanging coffins, so yung mga luma kasi short. Okay. Saka dug out kasi around the fetal position. Parang bata. Fetal position. Dumating na yung mga carpentry tools, parang may pahaba na. Mm-mm. Pero made up of board, madaling masira po yung tabla. Paano po nila yan? Nauka. Yun nga ang usually na iyak-iyak yun at the time na
may mga lupa pa dito. Uh-huh. So hindi ganun kataas. So gumuho because of the sinkhole. Saka presence of river below. Okay. Nahila po yung lupa. So ngayon pa lang ang taas-taas. Okay. Pero malamang nailagay yun, hindi ganyang kataas. Okay. Oh, dahil ano pa, no? May lupa pa. Pero siguro may baka may mga naano din ibang ganyan. Wala naman siguro. Pan, hakbang. Oo, binibideokan ka nga eh. Oh, tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy. Hawak lang. Careful. Okay. Ayan. Ayan po. Okay. I survived. Opo. Pag nasa loob tayo, mas maraming may bunga sa bandang. Mas nasa loob, mas malalaki na. Yan ang coffee plantation daw po na ginagamit doon sa Sagada Starbucks. On Sagada version. Ito po yung sinkhole. Kape daw dito. Opo, masarap yung kape dito. Okay. Pasensya na kuya at nagbi-video. Ayan po. Kuya Willis, ano po tawag dito? Bowen. Ha? Bowen. 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 Oo, bakit Bowen? Ito yung pangalan ng lugar. Okay. So actually sa vowels ng Kankanae dialect, wala po kaming E. E. E ang meron. E. Bowen. Vowels in American English, A-I-O-U. Oo. Pag sa Tagalog, A-E-O-U. Oo. Kami wala kaming E. Ah. Kaya Bowen. Bowen. Ano pa pinagsama yung... Like in the Panagbunga, it should be pronounced as Panagbunga because that's the Kankanae dialect, hindi po Panagbenga. Panagbunga. Yun yung nakasanayan. Panagbunga meaning flowering or blooming. Blooming. Ang bunga sa inyo ay blooms pa lang, hindi pa bunga na fruit. Iba yung bunga, iba yung bunga. Bunga. Panagbunga, panagflower. Panagbunga, panagflowers pa lang. Kaya ang right pronunciation daw po is not panagbenga, but panagbunga. Okay. Like utag. Utag. Ano po ibig sabihin ng utag? Utag is a smoke or yung preserved pork. Ay, preserved. Okay, preserved pork. Hindi po etag. Utag yun. Utag. Utag. It's pronounced ayan. As utag. O yun o. Ang ganda, oh. Ang ganda, oh. Ha? Ayan, oh. Oo, tingnan nyo. May layong Pilipino pa rin sa ito po yung Civet Coffee. Good day! Okay. Ito po daw ng musang, i-collect mo kasi kinain na ng mga musang ang mga coffee beans na to. Pag pinupo na nila, ito yung kukolektahin tapos gagawin coffee. Ano pong pangalan nun? Civet Coffee. Ayan guys, may mga sunflowers din pero wild lang. At konti lang sila. Yung iba medyo namatay na sa sun. Oo, pasado na po yung kanilang oras. May limited time lang po eh. So, anyway, bukas. Bukas po another episode. So, last stop po natin is the Sagada Weaving. Diyan po sa building daw na yan. Hey, malapit na po tayo dyan sa Sagada Weaving. So, para makita naman po natin yung kanilang livelihood project. Ayan, yung kanilang kumikita ang kabuhayan. At dito din po, tinitinda yung kanilang mga souvenirs, diba? Sagada Weaving. Ayan na po, Sagada Weaving. Una tayo. At baka mahuli ako sa explanation. Ayan, explanation ni Kuya Willis. Lola ko nung buhay. Hello po, good morning. Good afternoon po. Wow, ang ganda. Ito yung ng loom weaving. Loom. So, usually yung thread na nakahalang dito, yung vertical, yung horizontal niya parehas. Kaya fine ang weaving. Hindi kagaya sa ibang weaving ng kagaya ng banawin na medyo makapal yung pinapakain. Mm-hmm. So, ito fine cloth actually. Mm-hmm. So, ito yung original na design for Sagada Weaving, the mortar and the pestle. Oh, mortar and pestle.
Yan. The mortar and pestle. Original weaving design sa Sagada. Tapos natuto dito sa Sagada. Okay po. Okay. Ayan, no, may actual sample. Happy Women's Month po. Oo, ito talaga. Opo, dapat kasi pumunta ako sa centerpiece. Okay. Dapat sa Intramuros po ako pupunta niyan. Pero mas sas, sinwerte tayo guys. Kasi ito na po oh, si ate. Adeng. Ayan. Oo, kita niyo po. Ayan o. Oh. Ayan. Weaving style. Beautiful. Grabe, no? Synchronization of the hand and the hands and feet. Okay. Thank you, ate. Yung mga finished products. Ay, opo. Ayan. Ito po mga products din po nila. Doon sa taas, ah. Ayan na po, oh. Diyan sa kanila. Ito pala yung tricycle dito. Sagada Weaving Tricycle. Okay. If you notice, yung kanilang houses dito ay American style. Yung American time po. It's made of wood. Ganyan. Parang mga cottages. Ganda, no? So, blessed po tayo sa araw na ito. Wow, established pala in 1968. Home of quality hand-woven products. Sagada Weaving. Yung mortar and pestle daw. Yung design, original. Eto na. Sumagi. The Sagada Province. Ah, okay. Guitar shops. Wallets, hairband. Wow, ang guitar straps. Magkano po yung guitar strap? 1,300. Wow din po, no? Pati yung price ay wow. Yung headbands po, tanong lang po. 210, ah, meron okay. Din tayo 190. 210. Ito pong earrings. 150 po. Ayun. Pwede sa earrings, no? Ayan, o. Oh. Ayan, ang heart na lang. Magkano nga po? 150. Para sa N-citizen namin na anak. O, oh, green. Heart. Oo, from Sagada with Love. Kanilang mga products. Dito po talaga gawa ito, kuya? Yes, po. Vegetable snacks, may coffee, choco rice, coffee, Milo's Cabado, soy beans, ayan. May price siya to 70. Anong binili mo? Okay. Saan pa? Tara. Oh, tara. Thank you po. Ayan, palabas na kami. At kami uuwi na. Okay, doon lang malapit lang. Nilakad lang actually namin talaga. Yung aming guide sa trip na ito ay 1,000 yung aming bayad. Ganyan. So kung gusto niyo rin po magpunta dito sa Sagada, ayan po yung ating mga gastos. Yung sa registration doon po sa munisipyo ay 100. Pag senior citizen ka po ay 80. Opo. Tsaka PWD, pero baka mahirapan doon sa sa trekking, talagang hiningal ako doon ha. Pero sige lang, okay, fight, go. Ayan, yung morning glory, ang laki, ang dami. So babalik na po kami sa aming
ano yun, yung place, napakaganda. Ang daming succulents doon, ang daming bulaklak din. Pero ang bukas talaga, ang inaantay ko. Naku, talagang super yung bukas. Doon na sa Northern Blossoms. Okay, pag Filipino bahay daw po, vertical. Pag American, Kuya Willie, sabi po ni Kuya Willie, horizontal. Ano po kayang reason, Kuya? Oo. Tingnan mo yung mga bahay ko po. Opo, tama nga po. Pataas. Style-style lang po yan. Opo. Sa ano din, sa pag-iisip din po yata, Kuya. Ayan, ganyan pala yung kanilang ano, humps. Ang ganda ng humps. Iba, kakaiba po yung humps na ginawa nila, metal. Ito po yung St. Mary, the Virgin, Sagada, Mountain Province. Ah, papunta po dun. Kanina, dyan kami nagsimula. Dito kami nagsimula, tapos nag-end po kami dun sa kabila. Iniikot lang po namin. So, ayan guys! Salamat, salamat! Thank you so much for watching. And sana samahan niyo pa po ako sa susunod na mga episodes natin. Ayan ang ating Sagada Town Hall. Municipal Tourist Information Center. Bumaba kami dun kanina. Doon kami nag-register. Tigwa 100 po isa.